Isa sa mga kinoconsider sa pagpili ng motor ay ang fuel efficiency, lalo na kung gagamitin mo ito pang hanap buhay o pang daily drive. Pero sa dinami-rami ng magagandang motor ngayon, alin nga ba sa mga ito ang masasabi nating sulit at panalo pagdating sa pagiging fuel efficient? This is Red Moto, and sa videong ito pag-uusapan natin ang top 10 na pinakamatitipid na motor sa gasolina. Bago ang lahat, disclaimer muna, malaking factor ang weight, driving style at road condition sa fuel consumption ng ating motor. Kaya maaaring mag-iba ang fuel consumption ng motor mo pagdating sa actual driving scenario. Simulan natin sa ating number 10, ang Honda Click 125i. Ito ang pinakamabentang motor ngayon dito sa Pilipinas. Bakit nga naman hindi? Panalong panalo ka rito pagdating sa forma, performance, features at sa presyo. Sa halagang 79,900 pesos, meron ka ng liquid-cooled engine, fuel injected, digital panel, all LED lights, sporty look, may gulay board at fuel efficient na motor. With a fuel consumption na 53 kilometers per liter. Maporma na, matipid pa. Bukod pa ron, hindi naman ito papauli sa performance dahil ang Honda Click 125i ay may 125cc displacement with a maximum power of 11 HP at 8,500 RPM at may maximum torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Sumunod sa ating listahan, para sa ating number 9, ang Suzuki Bergman Street. Kung gusto mo ng maganda at reliable na maxi-scoot pero hindi fit sa budget mo ang NMAX ng Yamaha or ang ATV ng Honda at yung iba pang above 100k ang presyo, para sa iyo ang motor na to. Dahil with an SRP of 77,900 pesos, meron ka ng motor na kasing forma ng NMAX pero hindi kasing mahal. Tapos tipid pa sa gasolina with a fuel consumption na naglalaro around 54 kilometers per liter. Hindi nalalayo sa Honda Click dahil kahit na malaki at malapad siya tignan, mas magaan pa siya sa Honda Click na may 111 kilograms dahil ang Suzuki Bergman Street ay may timbang na 110 kilograms lamang. At alam naman natin na isa ring factor ang weight pagdating sa fuel consumption. Pagdating naman sa performance ay panalo ka pa rin dahil ito ay may 124cc displacement at kaya nitong mag-produce ng 8.6 horsepower at 7,000 RPM at may maximum torque na 10.2 Nm at 5,000 RPM. Pangwalo sa ating listahan ay ang Honda Wave 110R. Matagal nang subok ang Honda Wave kaya paniguradong solid pa rin pagdating sa performance at durability ang isang ito. Underbone kaya mas madali ang maintenance kaysa sa scooters. Carb type pa rin ang Honda Wave 110R pero kahit na ganun ay matipid pa rin ito sa gasolina dahil 110cc lamang ito at may fuel consumption na around 55 kilometers per liter. Kaya nitong mag-produce ng 8.2 horsepower at 7,500 RPM at may maximum torque na 8.49 Nm at 5,500 RPM. Kaya sulit na sulit for city driving. Nagkakahalaga lamang ng 60,900 pesos yung disc brake variant habang 56,900 pesos naman yung drum brake variant. Pangpito sa ating listahan ay isa na namang underbone, ang Suzuki Smash 115. Tulad ng Honda Wave, carb type pa rin ang Suzuki Smash na available dito sa Pilipinas. Pero balita ko, may FI version na ito na inirelease sa Thailand. Gayunpaman, ang Suzuki Smash 115 carb type ay may 112.8cc displacement at kaya naman itong mag-produce ng 8.6 horsepower at 8,000 RPM at may maximum torque na 9 Nm at 4,000 RPM. Ang kanya namang average fuel consumption ay nasa around 56.5 km per liter. Ang tipid, di ba? Paano pa kung dumating na sa Pilipinas ang FI version nito na paniguradong mas matipid at mas maganda ang performance? Mabibili mo ang Smash na carb type sa halagang 58,900 para sa drum brake version at 61,900 pesos naman para sa disc brake version. Dumako naman tayo sa pang-anim sa ating listahan. Galing muli sa Suzuki, ang Suzuki Raider J115FI. With 113cc engine, fuel injected na ang isang ito at may maximum power of 9.25 HP at 7,500 RPM at maximum torque na 9.1 Nm at 6,500 RPM. Gawang Suzuki kaya naman paniguradong hindi ka bibiguin ito pagdating sa reliability and durability. Kiniklaim ng Suzuki na ang fuel consumption nito ay around 63 km per liter. Talagang napakatipid at sinangayon na naman ito ng mga Raider JFI users. Ang kanyang SRP ay 70,900 pesos para sa nakamags and 64,900 naman para sa spoke edition. Panglima sa ating listahan ay ang Honda XRF 125.
Mas pinapogi ang bagong XRM125 at ngayon ay fuel injected na rin siya, kaya mas matipid lalo sa gasolina. Perfect ang motor na to pagdating sa unpaved roads or kahit city driving, at talaga namang maaasahan sa tibay. Ang kanyang fuel consumption ay around 64 kilometers per liter. Sobrang tipid nito para sa isang 125cc na motor. Kaya nitong mag-produce ng 9.5 horsepower at 7,500 rpm, at may maximum torque na 9.6 Nm at 6,500 rpm. Merong tatlong version ng Honda XRM125. 73,600 ang SRP ng Motard, 71,400 naman para sa DSX at 70,900 para sa Dual Sport. Para naman sa ika-apat na pwesto, ang bagong labas ng Yamaha ngayong 2022, ang Yamaha Mio Fazio. Kung karamihan sa mga Mio scooters ay may maaangas na sporty look, ibahin mo ang isang ito. Vintage, elegante at napaka-klase ng itsura nitong Yamaha Mio Fazio. Ang motor na to ay may 125cc displacement at may maximum power na 8.3 HP at 6,500 rpm, at may maximum torque na 9.9 Nm at 5,000 rpm. Sa unang tingin, hindi nalalayo ang kanyang performance sa iba pang 125cc. Pero ang motor na to ay may power assist function na hatid ng Blue Core Hybrid Engine, na kapag ikaw ay nakapit sa throttle within 3 seconds, ay makakapag-deliver ito ng extra torque na nagre-resulta sa mas smooth na pag-arangkada. Kaya ngayon ay magkakaroon ka ng peak torque na 10.6 Nm at 5,000 rpm. Dahil din sa Blue Core Hybrid, ay sinasabing kaya na itong umabot sa 75 km per liter na fuel consumption. At yon ang dahilan kung bakit siya ang pang-apat sa ating listahan. May kamahalan nga lang ang motor na to kung ikukumpara sa mga nauna nating nabanggit. Ang kanyang SRP ay 88,900 pesos, pero para sa akin, sulit pa rin itong motor na to dahil sa dami ng kanyang modern features, tapos matipid pa sa gasolina. Para naman sa ating number 3, ang Honda Beat Fi. Itong motor na to ang masasabi kong kung hindi ang pinaka, e isa ito sa pinakasulit na scooter na mabibili ngayon sa market. Sa murang alaga, meron ka ng motor na panalong-panalo sa fuel efficiency, durability, and reliability. Fuel injected na ang motor na to, at idagdag mo pa ang kanyang idling stop system na kung saan ay kusang mamamatay ang makina kapag nakahinto ka sa traffic within 3 seconds at kusa namang mabubuhay ulit once napihitin mo ang throttle. Isang modern feature na dinisenyo para sa dagdag fuel efficiency. Isa rin sa factor ng kanyang pagiging fuel efficient ay ang kanyang weight na 93 kilograms lamang. May napatunayan na ang motor na to nang manalo sa Safe Run Fuel Efficiency Challenge, kung saan nakapagtala ito ng 89 kilometers per liter na fuel consumption. Angas, diba? Pero patipiran talaga ang labanan doon, kaya siguro pagdating sa normal driving ay nasa 63 to 65 kilometers per liter ang kanyang fuel consumption, na talaga naman napakatipid pa rin. Ang Honda Beat Fi ay may 110cc displacement at kaya na itong mag-produce ng 8.6 horsepower at 7,500 rpm, at may maximum torque na 9.21 Nm at 6,000 rpm. SRP niya ay 68,900 pesos, habang ang premium version naman ay may SRP na 71,900 pesos. Para naman sa ating top 2 spot, ang Bajaj CT100. Kung kailangan mo ng motor na panghanap buhay, panalong-panalo ka sa isang ito. Napaka-versatile ng motor na to dahil pwede mong gamitin single at pwede mo rin lagyan ng sidecar para meron kang tricycle. Sa halagang 43,000 pesos, meron ka ng motor na may 100cc displacement with a maximum power of 7.7 HP at 7,500 rpm, at maximum torque na 8.24 Nm at 5,500 rpm. Napakamura, di ba? Pero hindi lang yan, dahil lang kanyang fuel consumption ay around 80 kilometers per liter. Mura na matipid pa, kaya talaga namang napakasolid panghanap buhay ng motor na to. Para naman sa ating number 1 ng pinakamatipid na motor sa gasolina, ang Yamaha Site 115. Semi-automatic naman ang isang ito with 114cc displacement at may maximum power na 8.3 HP at 7,000 rpm, at may maximum torque na 9.5 Nm at 5,500 rpm. Ito ang nakasungkit ng number 1 spot sa ating listahan, dahil bakit hindi? Nanalo lang naman ang motor na to sa Safe Run Challenge at nakapagtala ng fuel consumption na umabot ng 129 kilometers per liter. Hindi ka panipaniwala, di ba? Well, patipiran talaga ang labanan doon at ginanap sa isang controlled environment, pero anything less than 129 kilometers per liter, sobrang tipid pa rin. Ang Yamaha Site ay nagkakahalaga ng 59,900 pesos para sa spoke wheel at 62,900 pesos naman para sa nakamags.
At ayun na nga ang bumubuo sa ating listahan ng top 10 na pinakamatitipid na motor. Pero bago ko tapusin ang video na to, gusto kong idagdag ang isang motor na ito na papalit sa Honda Wave 110R. Dahil sa pagkakaalam ko, phase out na ang 110R. Kaya naman kamakailan lang ay inilabas na ng Honda ang Honda Wave RSX 110. Dahil kung sa tingin mo ay tipid na sa gasolina ang 110R, ang Honda Wave RSX 110 ay fuel injected na. Magaw nga kaya nito ang trono sa Yamaha site bilang pinakamatipid na motor sa gasolina. And that's it for today's video mga guys. Siya nga pala, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat dahil nakaabot na tayo ng 1,000 subscribers. So maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na suporta. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. So yun lang mga guys, God bless sa inyong lahat and ride safe always. Bye-bye!